support sa inyong lahat. Mga kaibigan. Pag-usapan po natin ngayon mga kaibigan itong tungkol sa pagkakaiba ng copper wire saka ng fiber wire, no? Natawag nilang DSL saka fiber optic. Ayan. Kasi may mga nag-a-apply po sa amin, sa lugar, sa pwesto namin. Ang sinasabi po lagi sa fiber, fiber. Kala po nila yung fiber is fiber. Yung application po sa cellphone, yung fiber, no? Hindi po fiber yon mga sir, no? Fiber po. Fiber optic para liwanagin lang po natin, no? Ito po yun mga sir, yung kable po na, no? Ito po yung kable ng mga sir, no? Ng fiber optic. Napakanipis lang po siya. Ayan. Ayan po. Kaya po siya tinawag na fiber optic kasi yung loob po niya is salamin. Optic. Optic po yung loob niya, no? Ayan, no? Pag tiranggal niyo po itong messenger, meron pong lalabas niya na manipis na wiring. Ito po. Papakita ko po sa inyo, no? Para may idea po kayo. Ito po yung messenger, mga boss. Si Matigas. Tawag po dito messenger, no? Ito po yung optic, salamin. Fiber optic. Pag tinanggal niyo po yan, mga sir, yan po, may lalabas po dyan na napakanipis po na kable. Papakita ko po sa inyo kung ano po itsura yan, no? Parang sinulid lang po yan. Yan, papakita ko po sa inyo, no? Para meron po kayong idea tungkol sa fiber optic na. Ito po sir mga Lodi, napakadelikado po nitong fiber optic na to, no? Kasi once po na matusok kayo sa kamay nito, sa daliri, meron pong posibilidad na mamaga. Kasi pupasok po ito sa katawan natin. Yan po. Yan po yung loob niya, oh. Mga Lodi, no? Ayan po. Ayan po yung wiring niya. Ayan, nabali na. Nabali. Yan po, napakaselan po, no? Mga Lodi, no? Hindi po siya basta-basta na kukuha yung optic niya, no? Yan. Yan, balitayin natin. Bigyan niya ti Aljuri. Bigyan niya ti Aljuri. Ayan po, mga Lodi, no? Ito po yung tinatawag naming optic, yung fiber optic, no? Yan po, napakanipis na, ano, nakikita niyo po ba? Yan, no? Yan po, habaan ko, no? Para makita niyo. Ayan, halos hindi po makita sa camera. Sa sobra pong nipis. Yan, no? Ayan po yung optic na tinatawag nila fiber optic. Yan po. Yan. Ito po yung tinatawag nilang fiber optic mga Lodi, no? Napakanipis lang po yan. Napakaselan po nitong fiber optic na ito. Yan. Kaya yung mga installer po, ingat na ingat po magkabit nito, no? Mga Lodi, itong fiber optic na to. Kasi konting pagkakamali lang po, mapitik lang po ito mga Lodi, no? Mapitik lang po itong ganun. At bumali sa loob. Wala na po kayo internet. Yan po, ganyan po kasi lang ng fiber optic, no? Kaya dun sa mga kaibigan po natin na galaw ng kable ng fiber optic, kung maaari po, huwag nyo pong gagalawin, no? Lalo po yung mga bahay na ginagawa, huwag nyo pong pupukpukin kasi once po na mapukpuk nyo itong loob nito, sigurado po, wala na kayo internet. Ha? Yan po, ito po yung fiber optic, no? Yan. Ngayon mga Lodi, ito naman tayong copper. Yan. Ito po yung optic, fiber optic na. Yung una nating tinignan, yan. Ito naman po tayo sa copper. Copper po ito, kung tawagin po nila DSL. Kung sa internet po is DSL po siya. Pero copper po siya. Bakit po copper? Kasi tanso po yung loob niya. Ayan po, nakikita nyo. Tanso po siya. Ginagawa po siyang pang jumper sa kuryente. Ayan, tanso po yan. Ayan po. Ano po mga pagkakaiba niya sa fiber?
Ito pong copper, mga lodi, makapal po siya. Ayan. Kahit palubluktutin nyo po yan, yan, kahit napiga-piga nyo po yan, hindi po yan nababali. Yan. Kasi napakatagas mo ng copper na yan. No, mga lodi, no? Ayan po magkakaiba yan. Ngayon, ano po ba magkakaiba nila sa bilis? Yan, sir. Ang copper po, kung tawagin nila is DSL, sa ibang term, ito po yung wired internet din na isa na kinakabit po ng mga telco para sa internet, no? Kaya lang, ang pagkakaiba po niya, si copper wire po, bukod po sa mabigat sa poste pag kinabit, hindi po niya na-release yung kanyang speed, yung kanyang actual speed. Ayun po, no? Hindi niya na-release. Halimbawa po, ang speed na binabayaran ninyo is plan 1699, yung 5 Mbps. Kapag copper wire po ang gamit ninyo, minsan po ang pumapalo lang 2 Mbps, 3 Mbps. Ganun lang po siya, up to lang po siya. Hindi niya po na-release yung kanyang speed talaga. Yun po, no? Yan. Ano man lang po ang fiber? Ayan, fiber. Ito po yung binibenta namin, no, sa Converge. Yung fiber optic, no, mga lodi. Ang kaibahan po niya sa copper o sa DSL, halimbawa po ang speed na binabayaran ninyo is 25 Mbps, mas higit pa po dun yung binabato niya na bilis, no? Yung iba po, depende po sa lakas ng system, minsan po pumapalo siya ng 30 hanggang 35 Mbps, no, mga lodi, no? Tapos ang kaibahan po niya, mga lodi, si copper wire po, bukod po sa up to na, hindi po siya equal yung upload-download speed niya, no? Halimbawa po, ang binabayaran niya is 1699. Ang speed download ninyo na papalo sa inyo is 3 Mbps, 4 Mbps, kasi up to nga lang siya. Yung upload speed ninyo, mas mababa po dun, no? Kung 3 Mbps po yung download speed, asahan po ninyo, upload speed ninyo, mga 1.5 lang o 1 Mbps lang, no? Yan po yun. Ano pong kaibahan niya sa fiber? Si fiber po, kung speed po ninyo is, sa download speed is 25 Mbps, ang upload speed po niya is 25 Mbps din. Equal po, no? Mga lodi, no? Yan po ang kaibahan niya. Kaya mas ma-enjoy niyo po yung bilis ng internet ninyo. Yan. Yan po, no? Ayan po. Sa mga kaibigan po natin na hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, subscribe na po kayo, mga lodi, no? Pindutin nyo lang po yung subscribe button sa baba, ang kulay pula, no? Saka sa mga baka may kulang pa ako na may dadagdag kayo, comment lang po kayo sa baba, mga lodi, para just in case na may kulang, may dagdag po natin sa susunod nating video, no? Hanggang dyan lamang po, mga lodi, at maraming salamat po sa inyong lahat.